Pinatalsik ng PDP Laban Leadership ang ilang opisyal ng naturang grupo. Sa inilabas na resolusyon ng partido, pinatawa ng expulsion sina Party Vice Chairman at Energy Secretary Alfonso Cusi, Deputy Secretary General Melvin Matibag at ang Membership Head na si Astrid Naik. Ayon kay PDP Laban Executive Director Ron Monsayak, inalis ang tatlo dahil sa paglabag sa mga patakaran ng kanilang partido o yung tinatawag na Party Constitution. Nabatid na hindi sinasakayunan ng Party President na si PDP Laban President at Senator Manny Pacquiao ang nais ni Nakusi na gawing standard bearer ng kanilang grupo sa darating na 2022 elections ang isang outsider. At yan nga ay binabanggit dito na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Hindi raw kasi miyembro ng PDP Laban si Duterte Carpio dahil ito ay nabibilang sa hiwalay na grupo. Kasama rin sa resolusyon ng pagbasura doon sa nilalaman ng mga isinagawang pagpupulong. Kasama na yung Marso 31, Bombo Elmar, Bombo Jane, kung matatandaan nyo yung ginanap ito sa Cebu at hindi dumalo ng personal si Senator Manny Pacquiao. Pati na yung pagpaparating ng pulong at iba pang mga aktibidad ay hindi kinikilala nitong si Pacquiao at ng iba pang mga opisyal ng naturang grupo at yung naturang aktibidad ay binabaliwala batay dito sa kanilang naging pahayag. Nabatid na pinangunahan ang nasabing pulong dati ni Cusi at Matibag, kaya naman ito yung naging ground para tuluyang mapatalsik sila sa kanilang posisyon sa nasabing partido. Nakasad ba dyan sa kanilang statement o kaya naman pahayag kung meron tong basbas din kay Pangulong Duterte? Na si Pangulong Duterte ang tumatayong chairman ng partido PDP Laban at it seems na ang sinusunod ng Pangulo, yung mga hakbang naman ni Secretary Cusi. And yet, ang panig ni Senator Manny Pacquiao ay nagsagawa ng pagpapatalsik kay Secretary Cusi. How's that, Bombo Dennis? Lumalabas dito, Bombo Elmar, na hindi kabilang si Pangulong Duterte sa mga pinag kinonsulta dito sa nasabing inilabas na resolusyon sapagkat yung naglalabas ng mga resolusyon ay ang party president. Yan yung common sapagkat ito yung kumbaga sa hanay ng grupo, ito yung sa executive naman na party. At yan ay si Senator Manny Pacquiao. Yun nga lang ay dati nang may hidwaan itong dalawa na ito at may mga issue pa na dati yung pinapaimbisigahan ni Senator Pacquiao. Itong si Secretary Cusi ng Energy Department at marami pang ibang aspeto dito, Bombo Elmar, na nakapaloob. So wala dito ang pangalan ni Pangulong Rodrigo Duterte. So antayin din natin kung ano magiging tugon noong kabilang partido, Bombo Elmar, pati na yung panig nitong si Secretary Alfonso Cusi at ng kanyang mga kasamahan na pinatalsik sa naturang partido. Diyan sa statement ang binabanggit nila na lahat ng mga miyembro ng ruling party ng administration party PDP Laban huwag susundin. Hindi daw lehitimo mga direktiba, resolusyon itong magagaling mismo kay Secretary Cusi. Isa darating na 17-16 nitong Hulyo ay merong assembly national at merong asimbliya ang PDP Laban at mismong imbitado rito ang Pangulong Duterte. Paano yan, Bombo Dennis? Okay, dito kasi sa sinasabi ng kanilang resolusyon, hindi dapat daw kilalanin yung naging pulong noong March 31, 2021 sa Cebu. At bahagi nga nung mga napagkasunduan doon, yung pagdaraos ng PDP Laban National Council meeting, yan ay sa Hulyo 17 na binabanggit mo, Bombo Elmar. So para dito sa panig nitong si Senator Pacquiao at ng iba pang mga kahanay niya at kalyado ay hindi dapat ituloy yung National Council meeting sa PETSA 17. Yan ay Sabado o bukas o sa susunod na linggo yan, Bombo Elmar. So titingnan natin kung ano mga development lalo't wala pa namang nagiging tugon dito panig ni Pangulong Rodrigo Duterte at maging nitong si Secretary Cusi kung anong kahihinatnan ng naturang nakatakda na aktibidad. Si Bombo Jane, Bombo Dennis, may tanong din. Go ahead, Bombo Jane. Bombo Dennis, itong pagpatalsik kay DOE Secretary Cusi at dalawang iba pa, ano to, pinagbubutuhan ba to ng miyembro ng partido o desisyon lang to ni Senator Manny Pacquiao, especially na siya ang presidente ng partido? Lumalabas, Bombo Jane, na ito'y inisyatibo
ng panig ni Senator Manny Pacquiao at nung mga malalapit sa kanya na mga official din ng naturang partido, Bombo Jane. Dahil nakasa dito yung kanilang basihan ay sinasabi nga na labag sa konstitusyon ng kanilang partido yung mga naging hakbang ni Secretary Cusi at ito yung nagbunsod ng pagkakapaalis dito kay Secretary Cusi. Wala namang binabanggit dito na nagkaroon ng butuhan. So malinaw na itong binabanggit nga ni PDP Laban Executive Director Ron Monsayak ay nakabatay dun sa naging pasya ng kanilang party president na si Senator Manny Pacquiao. Paano yan na Bombo Danny si Senator Pacquiao nasa Amerika at wala rito sa Pilipinas? Anong mangyayari? Okay, well, may iba pa namang mga opisyal tulad nitong si PDP Laban Executive Director Ron Monsayak. Siya yung nagpapacilitate ng ilang mga aktibidad may kinalaman sa partido. So hindi naman totally abandon yung kanilang grupo dahil pupwede namang mag-participate itong si Senator Manny Pacquiao kung kikilalanin niya yung isang aktibidad na may kinalaman sa kanilang grupo by internet o video conferencing o iba pang pamamaraan. Pwede namang by phone call habang siya yung nag-iinsayo doon sa kanyang nalalapit na laban at nandun siya sa Estados Unidos sa Bombo Jane. So pwede pa rin naman siyang mag-participate. Yun nga lang, yung invitation sa kanya, kagaya nung interview natin kahapon kay Secretary Raul Lambino, iimbitahan pa rin daw nila si Senator Pacquiao at iyan ay gaganapin yung Pizza 17 na aktibidad. Yun nga lang, hindi naman pala ito kinikilala ng panig ni Pacquiao yung paparating na aktibidad, yung PDP Laban National Council meeting sa July 17 na Bombo Jeng. Sa akin, hindi pa pwede yung ano yung naka-next in line for president. Hindi nyo kinwestiyon yun nung panahon ni Gloria eh. Bakit nyo ngayon ko-question eh? Takot na kasi kayo. Yan ang totoo. Yang si Monsud, isa sa mga author ng konstitusyon ng daming loopholes ngayon, nagkaroon tayo ng political genius na pangulo, di tataranta sila. Correct, yan ngayon sinasabi natin, ating mengga ay palapakay. Paparoon natin to ha. Watch this. Anyari. Bakit kaya hindi mag-play? Medyo... idea. So, meaning to say, I am seriously thinking of running for vice president. Pero, sandali. Isasagutin lang ako. Sagutin natin yan, si Jean. On natin, ha? Jean, on kita. Sabi niya, bakit laging wala si BBM sa usapan, banat bay? Tanungin kita, asan ba si BBM for 6 years? Sumagot ka. Ikaw sumagot. Hindi, di ba? Ibabato ko sa iyo yung tanong mo. Bakit wala sa usapan si BBM? Asan si BBM for 6 years? Ha? Sa ano ni Pangulong Duterte, asan siya? Tapos ganyan, papasok nyo, sasabihin nyo, bakit wala si BBM sa usapan? Oh, asan ba siya? Ibabalik ko sa iyo yung tanong, asan ba siya nung namong problema si Pangulong Duterte for 6 years? Na binabanatan siya, asan siya? Ayan na naman kayo eh. Sabi ko sa inyo, huwag kayong ihirit, sasablayin ko kayo dito. Pasok! Tuloy. Pwede ba na tumakbo si Pangulong Rodrigo Duterte bilang Vice President sa Election 2022 para kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang Korte Suprema ang makakasagot niyan? Sa Article 7, Section 4 ng Konstitusyon nakalagay, hindi eligible o hindi pwede ang isang... Ayan ang linaw, oh, for any re-election! Alam mo, siguro yung mga abogadong maalam, ha? Yung mga abogadong maalam, siguro pinagtatawa na nila yung mga kumikwestiyon dito. Ang linaw na eh, re-election! Wala naman sinabi! Ewan ko ba, pati... Presidente sa anumang re-election o pagkakahalal ulit? Whether running for vice is... Pilitin mo daw, banat ba ipasok sa usapan si BBM? Sige ha, hayo nagsabi niyan, ipipilit ko ipasok si BBM ha. By that is the question. But running tama ka for dyan, legendary. Pasok natin. Mayor or for congressman, ginawa na yan, di ba? So, oh. Tsaka baka ang purpose nila, pag na-elect na siya, yung kanyang running mate will resign and he will move up as president. The argument of those who say cannot be allowed is because you succeed. Let the Supreme Court decide.
Handa si dating COMELEC chairman at isa sa mga miyembro ng Constitutional Commission na mismong sumulat ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod na questionin ang legalidad ng pagtakbo ni Duterte bilang Vice President kung itutuloy. Sige na, questionin mo sa Supreme Court para pagtawa ng kago. Prima niya ito. The most important people who should be filing are the candidates, the other candidates. So, but if nobody files, I'm willing to file. Taliwas raw ito sa intensyon ng konstitusyon laban sa pag-abuso. Kaya nga raw naglagay sila ng mga term limits. Isang term sa Pangulo, dalawang term sa Vice President, dalawang term na tig-anim na taon sa mga senador, at tatlong magkakasunod na term na tatlong taon sa mga congressman at local officials. To allow a president to run as Vice President would open the back door to a term in office even longer than the replaced provision of a maximum of 8 years. Isang term na may kabuuang 6 na taon lamang ang gusto ng 1987 Constitution para sa isang pangulo. The prohibition on holding the presidential office for more... Hirap na hirap siya ipaliwanag, ano? Diba to? Hirap na hirap silang i-justify, ano? Kasi paano mo i-justify yun ang linaw dun sa kontrata, oh? 6 years. Ay, kontrata, konstitusyon, oh? There's only one exception as provided in Article 7, Section 4 of the Constitution itself. The case of a vice president succeeding to the presidency if she has not served more than 4 years as president, as in the case of Arroyo. That's okay. Why Arroyo was able to serve as president for 10 years. Pero para kay dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, pwedeng tumakbo si Duterte bilang vice president. Hindi Abi Isobe, salamat po. Pero dahilan para i-disqualify siya dahil sa posibilidad na maging pangulo ulit siya kung mamatay, mag-resign, mapatasik o incapacitated ang nanalong pangulo. Hindi raw ito paglusot sa Article 7, Section 4 ng Konstitusyon dahil succession daw na may tuturing ito at hindi re-election. Yan, palakpakan. Tamo nga naman eh. Kasi alam nyo, ito ah. What's the difference between Monsod, itong si, at saka itong si former Associate Justice Mendoza? Siguro, ito si Mendoza, hindi siya political. Hindi siya, wala eh. Ano na siya eh? Retired na, hindi political. Alam naman po natin sila Christian Monsod. Mga amuyong yan, mga dilawan yan eh. Diba? Pati yung kanyang asawang si, ano, yung dilawan din yun. Yung sobrang dilawan yun. Alam naman natin yung mga yan. Na talagang, pipilitin talaga nila, pipilitin, baliin kung ano may nakasulat doon para sabihin na hindi pwede si Pangulong Duterte tumakbo. Pero yung talaga mga mauuta, katulad nito ni former associate, although sinabi niya, ang ganda nga na sagot niya, paano pakinggan natin? Ha? O pagkakahalal muli. He succeeds. So the word is succession. Maiahalim tulad nga ito sa pagtakbo ng isang pangulo sa Kongreso. The Constitutional Commission could have been very clear in prohibiting him from any kind of election that might lead to the presidency. Sabi rin ni Justice Secretary Minardo Guevara, re-election lamang sa parehong posisyon bilang pangulo ang bawal sa Konstitusyon. Kung gustong ipagbawal ng konstitusyon ang succession pagkatapos makumpleto ang term ng isang pangulo, ay madali naman na nailagay ito. Eh yun ang hay. Isa sabi ko lang halang eh. Tanga, sorry, wag kayong magagalit, pero tanga rin yung mga ayaw magpabago ng konstitusyon. Tapos ngayon magagalit kayo at sasabihin ninyong hindi kasi ganito, ganito. Hindi sana ko hinayaan niyong baguhin yung konstitusyon tapos sinulat ng malinaw doon, bawal ang ganito, bawal ang ganyan, o. Di ba? Sabi ni Justice Mendoza, nasa pangulo na raw kung tatakbo ito bilang Vice President. Well, maybe, there may be some restraint should be exercised by the President with regard to that. But we are speaking simply here of any possibility that he might run for a position like that, which might lead him again to the presidency. Morally speaking, I don't think there is anything wrong. Morally speaking, sir? Well, ito naman talagang ididi niya. Morally speaking, sir? Wala nga daw wrong. Morally speaking, sir? Ha? Totoo ba yan? Tesita Jima, salamat po. Ha? Welcome to Banateros. So, probably as a matter of propriety, since he already became president, he should not again aspire for any position. Oh, hindi ba tuloy yung sinabi, eh? Di ba? Ay, kasi... No. But that's all.
up to him. It's a matter of propriety. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na wala nakalagay na tiyak na pagbabawal kaya pwedeng tumakbo ang Pangulo bilang Vice President. At kung iakit man daw ni Monsod ang kaso sa Korte Suprema, ay matatalo raw ito. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Ay nako, hindi natutulog ang... Ay, ano? Ano naman si, ano, natatakot, nagugulat ako, parang merong espiritu. Ay nako, ganyan talaga eh. Sabi ko nga eh... Hinayaan nyo yan eh, ang tagal-tagal. Mantakin nyo, eto ah, di ba? Ever since, oh, noong natapos si Cory Aquino, mga sumunod, except ata si, ewan ko ah, I think, pati ata kila Ramos yun eh. Matagal nang gustong baguhin yung konstitusyon. Ano ang laging sinasabi ng mga tao? Laging dinudumihan. Laging sinasabing cha-cha-cha-cha-cha-cha. Alam mo yun, lagi nilang ginaganyan. Bago cha-cha, bago pagkain mo na bago cha-cha-cha-cha-cha-cha. Oh. Which is ngayon, sa totoo lang, ang dami namang mali eh. Ang daming mali dyan sa konstitusyon na yan.